You know, gospel motovlog here. Ano tayo? Mag-re-review tayo ng motor. Raider 150 Fi. Hindi lang basta-basta Raider 150 Fi dahil ito ay pagmamay-ari ni Gambio Moto, guys. Pinahiram niya ako. Pinagkatiwala naman sa akin yung motor niya. So, ingatan natin. Ingat siya dito sa motor na to, eh. Siyempre. Yun. First impression sa ano, sa motor na to is ano? Talaga. Siyempre, hindi naman ako ano, parang siyempre, manual ito. Ay, nako. Manual siya. Ito ang unang-unang manual na nahawakan ko na may clutch. Saka, kasi ang unang-una kong nagamit is na motor is yung Honda Beat na carbata yun. Matic. Yun, unang-una kong nagamit ng motor. Tapos, ang alawa naman is yung Honda Dream ng tatay ko, which is ano, semi-automatic. Tapos ayun na nga, nakamatic na ako ngayon, yung MIUI nga, yung MIUI. Yun, nakamatic ako. Tapos ito, wala naman masyadong nagturo sa akin ng ano, talagang in-depth na magturo sa akin ng clutch. Kasi nga, mahilig talaga ako sa motor. Parang nire-research ko sa sarili ko. Mare, kasi mahilig ako sa motor tsaka sa sasakyan. Ngayon, syempre, di ba, maku-curious ka kung paano gumagana yung mga gear nila. Actual na, pinahiram ako ni Cambio Moto noon. Pinahiram niya na ako ilang beses na rin. Pinapagamit niya ako ng clutch niya. Ito, ng Raider 150 Fi niya. Yun. Ang masasabi ko talaga is, hari talaga to ng ano, ng underbow. Grabe. Sobrang tulin na ito. Walang-wala dito yung UI natin. Walang-wala talaga. Ah, kasing helmet ko, nakaipit. Eh, p***a, namatayan ako. Yan nga sinasabi ko. Walang naturo sa akin ng mal. Charot. Nabigla ako, naipit kasi ako ng ano, ng helmet. Naipit yung helmet, oh. Nakaano lang sa akin. May susunduin kasi tayo, guys. Kasi wala tayong G, walang si Cambio Moto. Hindi naglagay ng GB box. Pero meron siya. Hindi niya lang nilalagay kasi nga, dagdag forma lang. Lawas forma kasi yung GB box eh, sa motor. Iyon. Opya. Dulas dito eh. Bumaha kasi dito. Iyon. Second gear lang tayo pag kailangan na ano. Sarap gamitin na ito. Napaka nagamit na ako ng Raider na ano, na carb sa ano, sa classmate kong na si Dave. Yan, si Dave. Mas madali talaga tong i-cambio. Ingay ng motor. Ingay na ito. Hindi pa nakapipe eh. Mushroom lang pinalitan. Para sa performance, ha? Mushroom lang pinalitan dito. Kasi ito, may mini driving light. Ito, may passing na mini driving light. May busina. Ayan, may busina. Ayan, tapos may eyeline. Ayan lang nakakabit dito ngayon. Ganda na ito. May pang-glass siya. Tumudulas lang. Pag ano kasi, pag matic. May engine brake naman din yung matic. Pero mahina. Tsaka hindi mo siya control. Kung ano lang mabibigay niyang engine brake, ayun lang. Hindi ka tulad na ito na baba mo yung gear. Diba? Mapipitigil ka niya talaga. Kaya yan,
May nasabi sa akin si Cambio Moto na hindi pa rin siya nagpapalit ng brake pad. 2 years na rin tong motor niya eh. O magti 3 years. Hindi, I'm not sure. Pero di pa rin siya nagpapalit ng brake pad niya. Ganun ka ano, maganda. Tsaka hindi naman siya walwal magpatakbo. Oh, may putik. Putik dito, hindi na natanggal, nililinis. Oh. Chill ride lang tayo. Ngayon, ang destination natin is Kainta. Cambio Moto, salamat sa pagpapairam ng motor. Una is GoPro lang. Grabe ka na, 2021. Medyo nasasanay naman ako. Naano na, agad ako ha. Sabi ko lang na medyo nasagagamay na ako. Yung clutch naman, di ko mahanap yung bite, ano niya. Yung engage niya naman. Dali oh, dali sumabay sa mga sasakyan oh. Napakatulin eh. Wala pa nga yun eh. Wala pa nga, 1/4 pa lang ata na throttle yun. Parang di pa nga eh. Grabe talaga. Napakasarap gamitin. Sarap din pala gamitin. Unang kinakabahan pa ako gamitin. Siyempre, kabado pa. Nakakangawit. Di ako sanay. Nakangawit ako sa throttle. Di ako sanay. Yun, kaya ako nasabi na ito yung hari ng underbone. Yan, hari siya ng ano. Ang 150 category, kahit 155 pa yan, yan, sa mga Yamaha. Kahit 155cc pa yan, yan. Yan. Kaya ako nasabi yon, all stock talaga. Napakatulin na ito. Kasi sa tingin ko, kahit same spec sila para sa akin, ang hindi pa rin nila magawa ay matapatan is yung dual overhead cam ni Raider. Ayun o, yung DOHC, yan. Kasi ang mga yung mga sniper yan, mga ibang underbone tsaka yung RS-150, ano lang sila, single overhead cam. Yun. Parang ini single overhead cam, pag maglalabas sila, parang may iniimprove lang sila sa single overhead cam nila. Ngayon, itong Raider, double overhead cam kahit anong gawin nila. Parang di nila matapatan talaga eh. Grabe eh. Itong Raider, kayang-kaya mag-150 talaga eh. Ang Sniper, 130 nga lang, 120 ganun. Pero abangan natin yung bagong lalabas na Sniper 155 na may 155 tsaka may BBA tsaka 6 gear na. Yun. Kasi itong Raider din, kaya lamang na lamang to sa dulo talaga. 6 gear siya. Nag-alal. Alang ano ko sumingit. Dahil sa helmet na sa akong ano. Yun. Napakatulin. Napakaswabe. Pero unting ano pa. Masasanay din ako dito sa Raider na to. Kasi hindi pa talaga ako sanay mag-clutch. Hindi pa talaga pang MotoGP yun. 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 Mag-practice ka muna. Kung ikaw, magsasimula ka palang mag-motor. Tapos pangarap mo MotoGP, ang karirista, itry mo muna dito sa mga small displacement bago ka umangat, bago ka mag 400. A few moments later. So yun guys, pauwi na kami ng nanay ko. Sinundo ko lang siya. Okay, ngayon, punta na kaming Marikina uli. Sabi ng nanay ko, ano? Ang payat daw ng upuan. Malang-mala daw kay Cambio Moto. Tapos ang nire-reklamo niya pa sa angkasan is yung ano, yung apakan ng angkasan kasi nga naka full racing boy to na ano, na shifter. Ang taas ng angkasan pag sa angkasan. Yun yung sinasabi niya. Pero guys, pag ano, mare, may trabaho na ako at namimili na ako ng motor. Baka isa to sa choice ng pagpipilian ko, Raider. Sana, di naman masamang mangarap, diba? Pipilian ko siguro noon, Aerox, kung may bagong labas na Aerox. O kaya, is NMAX, saka ito, Raider. Ito lang, ayoko, para sa akin, ayoko mag-sniper. Siyempre, kung sa ano naman, ibili ka rin naman ng underbone, doon ko na sa the best. Kung hindi ka na mabibitin. At ayun nga ito, yung Raider na yun. Ang challenge naman sa pag-drive ng ganito, tas may angkas ka, tas hindi siya na yung umangkas, bro. Ang challenge doon is, paano mo magiging smooth ng pagpatakbo mo ng ganito. Siyempre, hindi naman to, kahit sa semi-automatic, pero may mas challenge talaga dito sa full ano talaga. Clutch, full manual talaga. May challenge talaga kung paano mo magiging smooth. Aminado naman ako na hindi pa ako smooth magpa-under na ito. Oh, katulad nun.
Hindi ko na clutch, ay hindi ko na clutch. Hindi ko na clutch pag binabalik ko yung throttle pag naka-first gear. Kailangan talaga smooth. Ayan. Ganyan yung technique ko. Pag-clutch mo na lang. Tapos dahan-dahan pa. Nagugulat nanay ko. Bawat cambio, bawat ano. Kaya kailangan na natin makauwi kagad. Para galing tong trabaho eh. Mapapagod na siya. Pati ba naman sa pag-angkas na lang, mapapagod pa siya. Marami pang plano dito si Cambio mga to sa motor na to. Kaya abangan nyo sa mga videos niya kung ano pa yun. Yun, abangan nyo. Sana supportahan nyo kaming dalawa sa aming pagbablog. Eh? Nagugulat na na ako. Hindi ko nga masyado makontrol. Hindi pa ako masyadong sanay. Hindi lang first gear. Ha? Ah, hindi din. Masakit na rin po sapat eh. Ang pahit daw talaga ng upuan. Sakit na daw ng pit niya. Napakasarap gamitin. Itong motor. Pag ano talaga, pag ayaw mo maburyo. Habang nagmumotor ka, ayaw mo maburyo. Second gear na lang. Kaya second gear ko na. Para hindi na. Para hindi na mabigla. Para hindi na mabigla yung mama ko. Ayan. Ako namatay. Namatay. Ah. Kamote. Payakot eh, bukos bawi. Dito na lang guys, ang video natin. Kamotehan ko. Kamote eh. Tigil ko na tong pagkakamote ko. Dito na lang ang ating video. Gaspol Motovlog Dear, signing out. Yan. King of the 150cc, King of the Underbone. Signing out din. Peace, yo. Babush.